ako. Mukhang babagsak na ang ulan eh. Lola, natatakot na po ako. Huwag kang matakot. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Yeah. Oh, dahan-dahan. Ingat, ha? Opo. Alam niyo ba, mga apo, yung mga kulog at kidlat na yan, senyales yan na kinakalampag ng mga kaluluwa ang pinto ng langit. Mga kaluluwa po, Lola? Nakikiusap sila kay San Pedro na papasukin sila. Pagmasa niyo ulap. Tingnan niyo mabuti. Hindi niyo ba nakikita ang itsura, ang hugis, mga hugis nila? Mabuti naman tayo. Pahinga ka na. Next? Angelica, huwag mong gabing yan. Okay. Oops! Sandali. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka dito. Doon ka sa baba. Check lang, ah. Twitter. Uy! Ang dami ko ng followers! Kayo po. Gusto na kayo. Je. Tulong! 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 Angelica! Angelica! Hintayin mo ako! Angelica! Angelica! Binabalak mo, Angelica. Bawal buksan ang pinto ng langit. Tulong! 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 Pero kung mauwa naman sila! Mukhang daming tambay. Angelica! Bakit mo pinapasok yung mga kaluluwa? Lagot ka kay Manong! Angelica! Ano na naman ang ginawa mong pilyang bata ka? Huwag po tayong magalit, Manong. Peace tayo! Mga po, Manong. Please! Silence! Huwag ka nang... Naku, napaka... Tumama ka sa akin. Halika! Halika! Kakaiba si Angelica sa lahat ng mga kerubin. Walang kasing pilya tulad nung nabubuhay pa siya sa lupa. Maaring wala na siyang naaalala sa nakaraan niya bilang isang tao. Pero ako, tandang-tanda ko pa rin ang lahat. Bilang kanyang Angel de la Guardia, nasaksihan ko maging ang mga pag-iibigan ng kanyang mga magulang. Sina Arman at Melissa. Masisisi ba natin si Ricardo?
Kung tutusin, ang kasalanan lang niya, eh inibig niya ang asawa niya. Nabulag nga siya sa pag-ibig eh, kaya siya nakulong. Kaya kailangan itama natin pagkakamaling ito. Dahil victim din siya dito. Yes. Your Honor. Marahil si Ricardo eh, bulag sa pag-ibig. Pero hindi siya tanga. Professor nga siya sa isang university, di ba? Malinaw na alam niya ang kanyang pinasok. Alam niya lahat ng ginagawang panluloko ng kanyang asawa. Kaya kailangan siyang managot. Kailangan siyang makulong. We're not in a basketball game. Quiet. That's it? Okay. Case is submitted and final summation is submitted. Now, we will decide this case. Jonas, I like your style. Bombastic, it has a dramatic flair. Just like your father, no? Always go for the kill, go for the kill, go for the kill. And I'm sure someday you will inherit his law practice. I'm sure of that. Congratulations, my boy. However, class, for the purpose of deciding this case, the court finds defense as represented by Mr. Santos as very, very logical. From the beginning, the presentation of the evidence, etc., logical, coherently packaged. That's how you handle a case. Wherefore, sorry, my boy Jonas, the court finds for the defense as represented by Mr. Santos. Congratulations. Good work. Palpal ka na naman ni Arman. Melissa! Melissa! Iahatid na kita! Kunin mo yung gamit. Jonas! Hindi ka pa rin talaga nagbabago, no? Gusto mo magpasikat, pero yung driver mo'y hahayaan mong mabasa sa ulan. Salamat na lang. Hintayin ko si Arman. O ngayon, magpapahatid ka na. Sige na, huwag mo na akong pahiyain. Para naman wala tayong pinagsamahan, eh. Hindi ka mapapahiya kung titigilan mo na kasi ako eh. Bakit mo kasi ayaw mo kong tigilan? Tatlong taon na tayong break, di ba mahabang panahon na yun? Dahil akala mo may babae ako. Akala? Eh di ba ako mismo nakahuli sa'yo? Oo, sabihin na natin na nagkamali ako pero pinagsisiyan ko na yun. Ikaw ang mahal ko. Saka ako ang bagay na lalaki sa'yo, hindi yung mga lalaking katulad ni Arman. Alam mo, Jonas, kung anong klaseng babae ang bagay sa'yo? Yung may sungay, at saka yung may buntot, yung kagaya mo. Ba't tumawid ka? Di ba sabi ko sa'yo, hintayin mo na lang ako ron? Ba't ganyan itsura mo? Dinulo ko ba ng Jonas na yon? Huwag mo na lang intindihin yun. Binastos ka na naman ng gagong yon? Hindi. Napapapansin lang yun. Huwag ka mag-alala. Wala namang masamang mangyayari sa akin eh. Alam mo kung bakit? Kasi meron akong guardian angel. Guardian angel? Parang hindi ka naniniwala sa akin. Lahat tayo merong guardian angel. Regalo yun sa atin ng Diyos. Nasaan yung sinasabi mong guardian angel? Wala naman ako nakikita. Ano ka ba? Siyempre naman hindi mo sila makikita. Kasi bawal sila magpakita sa atin. Pero lahat tayo merong guardian angel. At saka nandyan lang sila sa tabi-tabi.
Ha? Alam ko na kung sinong guardian angel na sinasabi mo. Katabi mo siya ngayon. Dahil ako yun. Handa akong pagtanggol ka kahit kanino. Kahit dun sa Jonas na yun. Talaga? Oo naman, kung serte-serte ka naman. Kasi ako guwapo naman ang guardian angel ko. At yung guardian angel mo na yan, may pasalubong sa'yo. Paborito mo. Fishballs. Yay! Huh? Thank you. Akap na si guardian angel ko. Ko, Melissa. Kung ako sa'yo, ha, dapat pinapatawad ko na si Jonas sa ginawa niya. Nay, niloko muna ako, eh. Tsaka, may boyfriend na po ako. Si Arman, anak, mag-isip-isip ka nga, ha. Anong mapapala mo sa kanya, ha? Isang kahit isang tuka din, katulad natin. Eh, kung wala yung scholarship, hindi yan makakapag-aral ng abuga siya. Hindi katulad ni Jonas. Mayaman, yun ang dapat ng papangasawa mo eh. Sa kanya, hindi ka maghihirap. Oh, bakit bumangon ka? May sakit ka pa. Kaya ko na ito, Ason. Kailangan ako sa site eh. Walang magmamando doon. Tsaka sayang yun ang kikitain. Kakatwisyon lang ni Melissa. Hayaan mo, Tay. Nanalawin kita mamaya, dadalhin kita ng pagkain. Bait-bait talaga ng anak ko. Talihan niyo mabuti yung alambre sa biga, ha? Mang Ruben, oh. Ang itay po. Ay siya, oh. Dito, Arman. Huwag ka na lang siguro pumunta. Alam mo kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang kasi diba meron tayong exam. O, paano? Tawagan na lang kita uli mamaya, ah. Sige, bye. Excuse me. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Opo. Dok, kamusta ko ang tatay ko? Delikado ang lagay niya. Kakailanganin ng panibagong operasyon. Pero hindi namin magagawa yun hanggat hindi po kayo nakakapag-deposito. Deposito? Magkano po ba ang abutin ng lahat, Doktor? Hindi biro ang natamong pinsala ng asawa niyo, Mrs. Malaking halaga ang kakailanganin niyo. Sa akin pa rin naman yung pang-tuition ko eh. Tsaka di ba meron naman tayong pera sa bangko? Yun na lang mo muna ang gamitin natin. Pero anak, para sa pag-aaral ko yun. At kabilin-bilin na ng itay mo. Huwag na huwag kagalawin yun. Kahit kaano tayo mag-ipin. Huwag muna natin isipin yun. Di ba na yung importante naman sa ngayon? Ang gumaling ng tatay. Di ba? Inaksidente ho kasi ang itay ko kahapon eh. Yung pang-tuition ko ho, nagamit ko. Eh, baka sakali lang ho sana ako na baka ho pwede pa rin akong mag-exam kahit wala ho akong permit. I fully appreciate your predicament, Miss Garcia. I would like to help you, pero alam mo naman dito sa ating university,
They're so strict. Ang daming no, no rule, no parking, no smoking, no ID, no entry, yet, no permit, no exam. I'm sorry, I cannot help you. I understand, sir. Thank you. Excuse me, sir. Lumabas lang ako sandali. Be back in a few minutes, sir. We're going to start. Pre, hiyaman na sila. Melissa! Melissa! At hindi mo sa akin sinabi agad. Sana natulungan kita. Ayoko na kasing istorbohin ka eh. Alam ko rin naman na marami kang problema. Tsaka, okay na yung kahit hindi ako makapag-exam, at least okay na ang ito eh. Pero dapat sinabi mo pa rin sa akin. Melissa, di ba ako ang guardian angel mo? Dapat sinasabi mo sa akin kung may problema ka. Dapat tinutulungan kita, di ba? Kodigo? Tindi rin ang tama mo sa Melissa'ng yan, ha? Kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa. Habang nandyan yung Arman, hindi ka makakasingit. Kung gusto mo kapagwalikan sa kanya, dapat wala yun. Gagawa ko ng paraan. Baka pwede mag-special exams ka. Salamat. Okay na naman ako eh. Nakaintindihin. Pwede ba naman yun? Melissa, mahal kita. Mahal na mahal kita. Gusto ko nasa tabi mo ako lalo na pag may problema ka. Konserte ka naman sa Guardian Angel ko. Guwapo-guwapo pa. Sige na. Umalis ka na sa classroom. Okay na ako. Arman, alam ko kung gaano ka-importante sa'yo maging abogado. Kaya galingan mo, ha? Dapat ikaw ang mag-top sa exam, ha? Sige na. Sige na, bimad ka na. Okay na ako. Sir Santos. Sir. What's that? Sir, hindi ko alam. Kodigo. You're a cheater, Mr. Santos. Sir, hindi sa akin yan. Hindi sa'yo. Look, nakita kita, hawak mo ito. Sasabihin mo sa akin, hindi iyo? Sir, nakaipit yan sa test papers ko. Do not explain to me here. Let's proceed to the dean's office. Sir, hindi nga sa akin yan eh. Kaya pala mataas ang grade. Puro dahiya pala. Ay. May kinalaman ka dito, no? Santos, may dami sa katarantaduhan mo. Malamang kaya lahat ng test, pinapasa mo eh. Lahat daya. Tama na! Ano? May oras ka rin! Mangangailangan siya ng intensive therapy. Pero mahalaga, ligtas na siya. Salamat sa Diyos. Salamat. Mauna na ako. Apo,
Salamat po. Ano nangyari sa'yo? Bakit kami pasa? Walang inaasahan ng mga magulang ko sa sabihin sa namin. Hindi ako mabigaw sila. Arman, hindi kita maintindihan. Sinetap ako ng Jonas. Pinalabas niya, nandaya ako sa exam. Bilisaya akong na-expel. Ito lang pangarap ko maging abogado. Ayaw mawala ito sa akin. Sir, nasa loob na po yung bisita niyo. Babae ba lalaki? Babae po. Oh, Melissa. Jonas, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako para makiusap sa'yo. Huwag mo namang idiin si Arman. Alam mo namang hindi sa kanya yung kodi ko na yun eh. Ba yung sinabi niya sa'yo? Na ano, paka na ako lahat. I don't play dirty, Melissa. Kung ako sa'yo, nag-iingat din ako sa pagtitiwala sa kanya. Akala mo kung sinong santo. Tarantado naman pala. Kilala ko si Arman. Mabuti siyang tao, Jonas. Hindi niya magagawa yung binibintang mo sa kanya. Melissa, there's no point arguing. Wala rin naman ako magagawa eh. Pero sa ibang bagay na magagawa ako. Anong ibang bagay? Ang law firm ni Daddy. Nagbigay ng scholarship grant sa school natin. Pwede kong sabihin sa kanya na ibigay sa'yo yun. Wala ka nang po problema yan sa matrikula mo. Hindi yan ang pinunta ko dito. Pero mukhang nagsasaya lang ako ng oras dahil kagaya ng dati, ang akala mo mabibili ng pera ng pamilya mong lahat. Pero nagkakamali ka. Hindi mo mapapabagsak si Arman dahil nasa panig niya ang katotohanan. Here. Mm-hmm. Reached a decision on your case, Mr. Santos. I am sorry to inform you, but we are revoking your scholarship. In fact, we are recommending your expulsion from this university. Huwag niyo naman po gawin sa akin to. Sira na lang pangarap ko eh. Sir, mahawa po kayo sa akin. Please don't beg, Mr. Santos. Maintain a little dignity. I'm sorry, but the decision of the committee is final. Arman! Melissa, hayaan mo na siya. You don't deserve a loser like him. Excuse me. Padre, maraming salamat, ha? Alis ka? Kailangan ko lang pumalik sa probinsya. Kailangan ko lang paalam sa magulang kung yung nangyari. Hmm.
Maghihiwalay na ba tayo? Malis, hindi tayo maghihiwalay. Mawawala lang ako sandali. Babalik ako. Babalikan kita. Pangako. Pangako. Hindi tayo magkakahiwalay. Di ba ako ang guardian angel mo? Hindi ang papayag magkakahiwalay tayo. Kailangan ko lang ayusin po ang problema ko. Ako sa'yo. Pinasadya ko yan eh. Para kahit wala ako, may nagbabantay sa'yo. Iingat ang puto. Mahal na mahal kita, Arman. Basta ho kayo, paano ho yung bill natin sa ospital? Ayos sa lahat, Melissa. Nais ko na. Humingi pa ako ng tulong sa'yo? Hindi, di ba? Bakit mo ginawa to? Hindi mo to dapat ginawa. Melissa, ano ka ba? Ang tao nga nagkusang tumulong sa atin, ganyan pa itatrato mo sa kanya? Ito, hindi ko matatanggap ang tulong niya eh. Eh, anong gusto mo? Mabubulok ako dito sa ospital? Melissa. Eto, oh. Kunin mo lahat to. Alam ko kulang to, pero uhulog-hulogan naman kita eh. Teka, saan galing yan? Naiipon mo to ni Arman. Eto dapat ang pangtutustos siya sa mga pangarap niya. Alam ko, Jonas, pare lang naman to para sa'yo eh, pero kay Arman, hindi. Pero hindi na niya magagawang tustos ng pangarap niya dahil sinira mo na ang buhay niya. Ito! Melissa! Melissa! Pasensya ka na, ha? Pasensya ka na. Kahit mahirap ang daan.
Lisa. Ano pa ba kailangan mo sa akin? Di ba sinabi ko na sa'yo, layuan mo ko? Bakit ganyan ba trato mo sa akin? Lasing ka ba? Lisa, pinagsisiyahan ko na yung ginawa ko sa'yo noon. At ba hindi mo ako mapatawad? Madi mo pa ako balikan? Kasi hindi kita mahal. Pero mahal kita. Mahal na mahal. Ito ang gusto ko makasama habang buhay. Ako na lang piliin mo. Huwag niyong walang kwentang Arman na yun. Itawa mo nga ako? Melissa. Ano ba? Walang yan, Jonas yan. Pinagtangkaan pa ako. Manda siya. Susumbong ko siya sa eskwelahan. Tingnan ko lang kung di siya ma-expel kagaya ng ginawa niya kay Arman. Huwag na, Melissa. Nay? Eh, dati mo namang kasintahan si Jonas eh. Gusto lang naman niyang makipagbalikan sa'yo, kaya nagawa niya yon. Mahal ka niya, anak. Oo nga naman, Melissa. Mukhang mahal ka naman ni Jonas. Hindi pa siya habol ng habol sa'yo. Oo, kaya balikan mo na siya. Sa kanya magkakaroon ka ng magandang buhay. Paano niyo nasasabi yan? Alam niyo namang mahal ko si Arman. Mahal. Sa kadadali ng pagmamahal na yan, Melissa. Eh, hindi ka nga binalikan ni Arman eh. Niwana ka na niya. Hindi totoo yan. Yun ang totoo, Melissa. Ayaw niya na sa'yo, kaya hindi ka na niya binalikan. Si Jonas ang dapat na makatuluyan mo. Anong klase kayo mga magulang? Di pagtutulakan niyo ako kay Jonas? Bakit? Dahil sa pera? Kailan pa kayo naging bugaw? Kapakanan mo lang ang iniisip namin. Si Jonas ang dapat na makatuluyan mo. Aber, kung talagang mahal na mahal ka ng Arman na yan, ha? Bakit ka niya iniwang mag-isa? Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa niya binalikan? Sa'yo, kahit anong mangyari. Babalikan kita. Ikaw ang iyak. Ruby, na importante yun. Ang importante, nandito ka na. Tapos hindi na tayo maghihulay-hulay, ha? Pangako, hindi na tayo maghihulay pa muli. Arman, malis na tayo dito. Ilayo mo na ako. Kahit saan naman sasama ako sa'yo eh. Paano yung pag-aaral mo? Yung mga magulang mo? Hindi naman importante sa akin yun eh.
Ikaw lang ang importante sa akin. Ikaw at yung magiging anak natin. Magiging ama na ako? Ha? Pwede kayo rito, pinsan. Wala namang nakatira dito eh. Hali kayo! Hali kayo! Medyo may konting aayusin, pero dali lang yun. Salamat, pare. Uy, Melissa, balita ko buntis ka rin daw. Naku, manda ka. Kung alam ko lang na ganito kahirap magbuntis, hindi na akong nagpalukod sa mukong na to. Kung sa bagay, mas okay na yung ganito kaysa naman habang buhay akong dancer sa club. Shhh! Nani! Bakit? Para namang din nila malalaman yun. Ako, mga chismosa, mga kapitbahay natin. Ano, iwanan natin sila kaya? Oh, sige! Basta pag may kailangan kayo, ha? Nasa kabilang bahay lang kami. Pinsan! Kaya na bahala rito, ha? Salamat. Melissa, ayos ka lang ba dito? Arman, kahit ganito lang itong bahay na to, masaya pa rin ako kasi magkasama tayo. Hindi naman yung importante sa akin eh. Melissa, pangako ko sa'yo, bibigyan kita ng magandang buhay. Ikaw, magiging baby natin. Sir, buntis na siya sa Arman na yun. Kalat na sa buong campus. Wala akong pakialam. Bumalik lang sa akin si Melissa. Tatanggapin ko siya ulit. Kahit may anak pa sa lecheng lalaking yun. Eh, kung ganun mo siya kamahal, sir, ano pumipigil sa'yo? Sir, maraming paraan para mawala sa landas mo ang karibal mo. Sabihin mo lang, kung bahala. Alam mo, sabi ng lola ko, kwento niya sa akin noon nung bata pa ako, na ang bulalakaw daw, angel daw talaga yan. Angel na pinadala dito sa lupa kasi meron silang gagampanan na misyon. Bakit ka natatawa? Totoo yun! Angel talaga yan! Oh, sige, sige. Naniniwala na ako. Alam mo, ka. Ito, lagi ko itong dala-dala kahit saan. Kaya ni minsan hindi ka nawala sa alaala ko. Alam mo, Melissa, hindi na mauulit-ulit yan. Hindi na tayo magkakahiwalay pa muli. Hindi naman ang gusto ko eh. Gusto ko kahit simpleng buhay lang tayo, basta ikaw, ako, tsaka yung baby natin, magkasama tayo. Yun lang, masaya-masaya na ako. Makasala tayo. Makasala tayo bukas sa bukas. Ayaw ka ba? Oo naman. Masyadong maaga naman yung alis natin. Tingnan mo, niwala pa ang mga tricycle na dumadaan, oh. Eh, dadaan muna tayo kalaitay bago tayo dumiretso sa west. Alam mo naman yung mga matatanda, matampuhin. Ha?
Ah, alam mo, mabuti pa ako na lang tatawag ng tricycle, ha? Doon lang naman sa kabilang kanto 'yun eh. Kaya ko pa naman eh. Ayoko na, papagod ka. Huh? Oh, sige, basta balikan mo ako kaagad, ha? Mabilis na mabilis, ha? Pinangako ko naman sa'yo, di ba, na hindi kita iiwan. Dahil ako ang guardian angel mo. Hindi kita pababayaan. Arman! Kailanganin mo, pero kailangan ilipas sila agad. Buhay ng mag-ina mo ang nakataya dito. Kinawa ko naman po lahat eh. Mas kulang mo! Kulang mo, Arman! Handa naman akong tumulong, Arman. Pero sa isang kondisyon, huwag ka na magpapakita sa kanila. Ako na mag-aalaga sa mag-ina mo.